Si Kimberly Suyap Chu, ipinanganak noong 19 Abril taong 1970, karaniwang kilala bilang Kim Chu, ay isang Filipinang actress, model, host, singer, dancer, and vlogger, at negosyante. Kinikilala bilang isa sa mga royalty ng Philippine show business, si Kim ay tinaguri ang multimedia idol para sa kanyang husay sa pag-arte at impluensya. Mula pa noong kanyang showbiz debut, matapos manalo sa unang teen edition ng Pinoy Big Brother, nakaipon na siya ng 15 blockbuster hit na pelikula, 39 na top rating teleserye, 21 chart-topping na kanta, at napakaraming endorsement at pagkilala. Pinuri siya ng Forbes Asia bilang isa sa mga pinakamaimpluwensyang celebrity sa social media sa Asia Pacific. Bilang isa sa mga nangungunang bida ng pelikula sa kanyang henerasyon, ang kanyang mga pelikula ay kumita ng mahigit 1.1 bilyon pesos sa lokal na sinehan. Isa siya sa pinakamataas na kumikitang aktor noong dekada 2010. Ang pinakamalaking pelikula ni Kim hanggang ngayon ay ang Bride for Rent kasama si Sian Lim na may 326 million pesos domestic gross at naging isa sa highest grossing film sa kasaysayan ng Philippine showbiz. Siya ay nakatanggap ng Famas Award, kinilala bilang isa sa TV Queens sa Turn of the Millennium, sa PMPC Star Awards for Television, at naluklok sa Eastwood City Walk of Fame. Hindi na mabilang ang mga awards at nominasyon na natanggap niya sa iba't ibang award-giving bodies. Inilunsad ni Kim ang kanyang karera pagkatapos ng pagkapanalo sa reality series na Pinoy Big Brother Teen Edition 1 noong 2006. Para sa palabas, iniwan ng aktres ang kanyang bayan sa Cebu City at lumipat sa Maynila. Siya ay patuloy na lumalabas sa maraming advertisement katulad ng Rejoice, Bench Apparel, Chowking, Nescafe, Olay, Cherry Mobile, Mon Ami Gel Pens, Kales Pansit Shanghai, Coke, Goya Chocolates, at Adidas. Ang pang-apat na anak sa 5 magkakapatid, si Kim ay Chinese-Filipino. Siya ay madalas na lumipat ng tirahan noong bata pa siya, kasama ang 4 na kapatid. No permanent address, NPA, ang tawag niya sa kanila. Nakakapagsalita siya ng Cebuano, Tagalog, English, na may kaunting kasanayan sa Waray, Mandarin Chinese at Hokkien. Inabando na silang magkakapatid ng kanilang ina noong siya ay 12 taong gulang. Nauna na silang iniwan ng kanilang ama noong siya ay 9 na taong gulang. Sila ay kadalasang nakatira sa kanilang lola sa side ng ama. Sinabi niyang siya at ang kanyang mga kapatid sa panahon ng summer break ay laging nag-aalala kung makakapag-aral sila at sinong magpapaaral sa kanila sa susunod na pasukan. Kaya sila nagpalipat-lipat ng tirahan dahil iba-iba ang naging sponsor nila sa pag-aaral. Ang ama ni Kim ay negosyante, kaya maganda naman ang buhay nila. Saka sila naghirap nang bumagsak ang negosyo ng ama at sila ay inabandona. Sa kanyang kwento sa Magandang Buhay, sinabi niyang naging breadwinner siya ng pamilya sa edad na 16 pagkatapos niyang manalo sa PBB. Winner din siya ng pamilya. That's very true. Hanggang ngayon, buong puso niyang inaako ang pagiging breadwinner sa isang kapatid at mga pamangkin na nakatira sa kanya. Bakit ba ako naging breadwinner? Kinuha ko na lang din yung responsibilidad na... Hindi niya kailanman ikinwento ang tungkol sa kanyang problema
sa kanyang mga kaibigan, noong kanyang kabataan, hanggang sa kanyang pagkakasali sa reality television, na humantong sa pagkakalantad ng sitwasyon sa kanyang personal na buhay. Sinabi ni Kim noong nakaraan na wala siyang contact sa alinman sa kanyang mga magulang. Matapos ang 5 taong pagkakahiwalay sa kanyang ama, nakipagkasundo sa kanya si Kim noong 2013 pagkatapos ng pagbisita sa kanyang tahanan. Isang buwan pagkatapos ng kanyang pakikipagkita sa kanyang ama, ang kanyang biolohikal na ina, si Luella, ay nahulog dahil sa nanghihinang mga paa at nabagsak sa koma. Nahumantong kay Kim na isugod siya sa ospital. Namatay si Luella sa brain aneurysm makalipas ang 1 linggo. Matapos sabihing nakaaapekto ito sa kanyang mga eksena sa pag-arte, inamin ng aktres na mahirap ang naging relasyon niya sa kanyang ina. Sa kasalukuyan, nakapagpundar na ng maraming ari-arian si Kim, katulad ng malaking bahay sa Quezon City, vacation house na may pool sa isang hillside community sa labas ng Metro Manila, isang commercial building sa Cagayan de Oro City, at isang condominium unit. Siya rin ay nagsimulang pumasok sa pagnenegosyo. Noong 2022, inilaunch niya ang House of Little Bunny Bags na naging instant hit. Sold out kaagad ang kanilang inventory sa loob ng 1 linggo. Nagsimula na rin siyang upline. Nagmamay-ari rin siya ng mga prangkisa ng negosyo na Julie's Bake Shop at Potato Corner. Isa ito sa mga dahilan kung bakit siya nag-enroll para sa kursong business management sa UP. Nasa genes din niya ang negosyo. Karamihan sa kanyang mga kamag-anak, kabilang ang kanyang ama, ay nagpapatakbo ng negosyo. Siya ay kasalukuyang isa sa pinakamaraming proyekto sa ABS-CBN at isa sa mga prized artists ng network. Sinabi niya sa isang panayam na ayaw na niyang bumalik sa hirap, kaya siya gumagawa ng wise investment decisions. Ang kwento ng buhay ni Kim Chu ay isang patunay na ang hard work, talent, at hindi pagsuko kailanman ay may naghihintay na gantimpala.